for above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. And that put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. Ready? Sabay-sabay. Which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Tuloy po namin, malalim po last week, ngayon po naman ay maintindihan ang aming lubos, Panginoon, paano i-apply din sa aming mga buhay as a church, as individuals, Panginoon, kayong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, mga po na po. Mainit ba? Mainit? Hindi. Ako lang talaga yung nainitan. Sige. So, good evening po sa lahat. Good evening po. Title po nito is, mga ba yun? 17, The Spirit of Wisdom and Revelation. Okay? Spirit of Wisdom and Revelation. Dito lang po na-mention yan. Pero, Revelation, syempre alam natin yan, Wisdom, lalo na, ano yung spirit? Ano bang kita natin last time? Yan po yung mga bagay na hindi nakikita na basically, yan ang meaning yan. Pero ito po ay mga bagay na patungkol sa Diyos. Okay? So last week, sinong andito last week? Sinong wala? Sige, andito rin, di ba? Dito ka last week, di ba? Ah, nire-review ko yung ano ko eh. Binanggit kita eh. Ano sabi ko? Anyway, so sino yung wala dito last week? Dito lahat. Okay. Joshua. Ayan. So medyo, sinong nahilo last week? Nalalim ba last week? Medyo, di ba? Nag-ano tayo eh. Tinira na, hindi tinira. Pero ganun na rin. Kasi yun po ang talagang problema dito sa chapter 1, ang Ephesians, ginamit ng mali ng mga Calvinists. So, alala ko lang po ha, medyo nagtagal po tayo doon, of course, sa yung mga meaning ng mga ng predestination. Okay, ang predestination, ibig sabihin, panimula pa lang, dinistino ka na doon, itinalaga ka na. So, pero nilinaw natin saan tinalaga. Kasi sabi nila, tinalaga ka na, basta ligtas ka na, umpisa pa lang, pinili ka na ng Diyos, ligtas ka na kahit anong mangyari. Sigurado yung natanggap ka. Wala kang magagawa para hindi tumanggap. Eh, di ba yun? Saya sana, kaso, isipin mo yung kabaliktad. Eh, paano yung hindi? Ba't pipiliin ng Diyos yung iba na hindi tumanggap? Diba? So, maling-mali yun. So, sana, kung di nyo na, ano yun, balikan nyo. And then, mayroon pang isa, yung dispensation. Okay? So, yun naman yung, again, dispensation naman yung aral daw, na kesyo ang Diyos ay nakipag-uusap daw sa iba-ibang dispensation sa tao. So, pito daw yan, yun ang pinaka, ano. Pero sabi ng isang preacher, kahit ilang dispensation, pwede mong, ano, ikaw bahala. Obviously, loko-loko yun. Pero, yun yan, 7 daw dispensation, kesyo yung dispensation of ignorance, ano ba yan? Of promise, ano ba? Grace, dito na yan eh. Innocence, law. Ano man yan, hindi ko na masyado eh. Ilan ba yun? Ano yung kina sa Garden of Eden, innocence ata, di ba? Ano man yan. So may hinati-hati nila yon. Wala namang problemang hatiin, kaso ang statement talaga, iba daw yung pakitungo ng Diyos, kina Adam and Eve, kina Noah, kina, then after noon, after the flood. So, nagbabago ba ang Diyos? Nagbabago ba ang kaligtasan? So, hindi. So, pero ibang statement nila, maniwala ka na kasi parang totoo eh. Pero, again, lahat naman ang kasinungalingan, base sa katotohanan. Iniiba lang. Guess nyo ba yun? Okay, so, nagtagal po tayo dyan, okay lang yun. So, this week naman, today, tonight, go-focus natin yung after night po yung
title natin last week, no? To the praise of His glory. Kasi lahat ng mga binanggit, yung kaligtasan mo, yung mga rewards, at even yung mga bagay na hindi mo nalalaman sa panahon ngayon, para sa inyo lahat yan, hinandaan na sa inyo ng Panginoon. Siyempre, kailangan mong sumunod, magtiwala. Okay? Hindi tayo Calvinist again. So, tutuloy natin ngayon, ang mag-focus yan, though paulit-ulit yan eh, palipat-lipat. Siyempre, ang focus list dito sa 12, sino? Sino ba yung tayo, di ba? That we should be the praise of His glory. Ibig sabihin, kailangan maging example ko last week, yung mga anak ko nga, pag sila ay matalino, matbait. So, sino yung mapapurihan? Siyempre, magulang, di ba? Though sila din, pero mag-iisip ka kung matalino kayo, bakit ganito yung mga batang to? Kasi, nasa magulang. Di, ngayon, ganoon naman tayo mga Kristiyano. Kaya, pag maayos tayo mga tao, okay, may pang-unawa tayo, makikita ng ibang tao, may pang-unawa. Ba't tayo? Wala. Sila, wala. kasi pala, sumusunod sa Diyos yan. Kaya hindi basta-basta yan. Nakikinig, inaaral niya yung kalooban ng Diyos, ginagawa niya. So, pero pagkatapos nun, mapapapurihan ngayon ng Diyos. Okay? Nung tayo nagtapos last time. At medyo na-focus natin yung trust, tiwala. So, kailangan natin magtiwala sa Diyos. Okay? Medyo basic yan. Pero minsan, again, hindi natin na... alam mo na, kasi may mga bagay. Muna, sa isang area ng buhay mo, nagtitiwala ka. For example, Lord, nagtitiwala ako. Hindi mo ako babigyan ng COVID. Muna rin man. Pero sa love life ko, wala akong tiwala sa iyo, Lord. Ako mamimili. Kaya din ganun kasi yun eh. So kaya sa ibang area ng buhay mo. So dapat lahat, gusto mo talagang full blessing. Amen? So kaya ngayon, ang mau-focus naman yan, sa at yung focus, mapupunta kay Jesus. So, tuloy-tuloy yan po yan, mga papuri dito. No? Kaya sabi kasi nung sa 12, sa bandang huli, who first trusted in Christ. So, tayo ay naging glory ng Panginoon, lalo na pag tayo nagtuloy-tuloy, nagsipag, nag-ayos, okay, nagtino, nagpakabanal ang Panginoon ng maupurihan. Pero sabi diyan, tinukoy niya, kasi tayo, siya, ang tinutukoy niya, yung mga nagtiwala sa Panginoon. So, ano kaya yung mga yun? Mga ligtas yun. Okay? So, ngayon, mag-shift siya kay Jesus, no? So, in whom you also trusted, sinabi na ang trust in Christ, pero inulit lang dito kasi nga, importante magtiwala. Yan ang pagkakaiba natin sa iba. Anong pagkakaiba natin sa iba? Kung ligtas ito, ligtas. Yung iba, hindi ligtas. Hindi na nakilala ang Diyos. Siyempre, hindi siya nagtiwala sa Diyos. Hindi nakilala eh. So, pero nakilala naman ng iba, hindi naman nagtiwala. So, di-describe mo yun yung mga blessing natin. At mga papuri Panginoon. Okay, so sabi dyan, after you had heard the word of truth, paulit-ulit na, no? So ito yung gusto kong bigyan din dito, binibigyan din ng salita din ng Diyos. Kasi po, again, may mga maling aral. Yung pag NIV na binabasa mo, ang kaligtasan doon, progressive. Ibig sabihin, ha, naliligtas ka habang sumusunod ka, habang sumusunod ka. Tulad nung last time na nakausap ko, yung Jehovah's false witness nga. Eh, kailangan po sundin natin lahat. Eh, paano pa mga? Sunod nyo ba lahat? Eh, kung kaya lang natin. Malabo eh. Ito sabi dito, nung nagtiwala ka, nagtiwala na po sa Panginoon yung mga ninong-ninang ko eh. Hindi eh. Ikaw daw yung nakarinig. So alam natin yung pinaka-proof text natin sa Romans 10. 10. Yan yun eh. Pero dito, another proof text na maliligtas ka lang pag nagtiwala ka. Paano ka magitiwala kung hindi mo naman narinig at walang preacher? So kaya soul-winning church to. Makikita niya kung may sumasama. Okay, so pinapaliwanag dahil sa kanila malinaw ang gospel. And then, nasa kanila lang yung bola. Magtitiwala ba ako o hindi? Siseryosohin ko ba yung narinig ko o hindi? Okay? So yan, may malinaw dyan. Kaya tayo nagtiwala. Pagkatapos naman na narinig natin ang word of truth, the gospel of your salvation. In whom you also, after that ye believe. Paulit-ulit, no? So talagang maliwanag to. Hindi ikaw nagbago ng buhay mo, nagpa-baptize at nagpa-member sa church, tapos sinil ka ng Holy Spirit. Hindi, nanampalataya ka lang. Okay? Inuulit-ulit ko lang ito para sa mga bago kasi napaka-importante nito. Ngayon, ito yung nakakamanghang statement dito, no? Lagi natin pinangahawakan, mga Baptists, okay? At lalo na King James.
Sabi diyan, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. So, after mo daw na dinig yung kalatotohanan, gospel, nagtiwala ka, nanampalataya ka, pagkatapos nun nun ay sinelyuhan ka niya ng banal na spirito, ng pangako. So, ano ba yan? Katulad ng, again, sa soul winning, ano bang yung sabi natin sa kanila? Si Kristo ay, siya yung namatay para sa'yo, para iligtas ka. So, parang isang regalo, kailangan mo, tinanggap mo siya kanya, nanampalataya ka, sabi dyan. Sinelyuhan ka na noong Holy Spirit, at pag sinelyuhan ka na, matatanggal pa ba yun? Yun nga ang silbi ng selyo eh. Kung di nyo alam yung selyo, yung panahon nila, sa panahon natin ngayon, iba na yan. Sa amin, sa IT, may iba-ibang klase ng selyo dyan eh. Doon na nangahak pa rin eh. may mga way para i-authenticate yung, alam mo na, yung mga logins, ganyan-ganyan. So, dati sa kanila, sa atin yung Lazada, tinetape lang yan, tapos linalagyan ang ano, diba? So, dati ganun din sa kanila. Pero ang seal sa kanila dati, yung yun nga, yung may ganun. Makita niyo ba yun? Yung mga wax. Hindi nyo na alam yun eh, no? Alam mo ba yung wax? Yung letter, tutupi. Tapos, na-envelope. Para sigurado ka nang galing yung kunwari kay, ano, kunwari, kay Christian. Sinulatan ka niya. Okay, importanteng sulat yun. Siguraduhin mong hindi ko pagkatapos, oh, padala mo nga to. Pinadala ko sa'yo, sinulatan pala ng iba doon. Binago ko. Paano mo malamang yun talaga yung sinulat sa'yo? Lalagyan niya na selyo niya na ikayo lang nakakaalam. Okay? So, wala kasi yung sing-sing. Ito pala may sing-sing. Pero iba dati, sing-sing yan, nilalagay ko saan-saan. So, pag tinatakan niya yun at hindi, nakita mo naman, hindi naman tampered, okay, sigurado galing sa kanya yun. Siya talaga yung nagsulat. Kahit nang galing pa ng kung sinong nagdala pa nun. Naitindihan niya selyo? Yan. So, ginamit niya madalas sa Bible yung kay, ano nga, di ba, kay Daniel, kay Jesus, sineselyuhan. Masigurado. Ngayon, balik tayo dito. So, pag nanampalataya ka daw, sineselyuhan ka na ng banal na spirito ng pangako. So, ganito po yan. Kasi yung mga tanong talaga dyan, paano mo malalaman na ligtas ka? Sa ating mga Baptist, napakalakas natin dyan. Ginagaya lang yan ng mga evangelical puno. Pero pag tinanong mo, hindi pa rin. Kasi yung aral natin, tawag natin dyan, tawag na one save, always save. Yung iba, pag ganyan dyan, ano ibig sabihin mo? Ibig sabihin, kahit mo mga kasalanan, ligtas ka ba? Yun nga, ikaw, ligtas ka ba? Kailangan mo maligtas. E pag anak ka ng Diyos, ano, paano? Hindi ka pa baligtas, ligtas ka na. Ikaw, kid, ligtas ka na ba? Sigurado? Sa langit ka na? Kailan pa? Ha? Kailan pa? Ganyan dito ba, di? Hindi mo alam. Okay lang yan. So, itong mga to, sanay na yan, eh. So, kasi nga, ang ganito ginagawa natin dito. So, tinuro natin, may application yan. Okay? Kaya sa Bible din, paulit-ulit siya, nakakarindi na ba? Hindi, ganun yun. Kailangan maintindihan muna yan at masigurado mo, bago mo siya sa iba. So, yung kaligtasan, sigurado yan at sinelyuhan niya ng banal na spirito. Ano yung sabihin nun? Eh, paano mo paano, paano mo alaman na sinelyuhan ng banal na spirito? Paano? Niloloko ka lang. Hindi mahirap yun. Hindi mahirap yun. Kaya nga tinatanong natin eh. At siguro naman kahit kayo, kahit di naman tayo mga psychologist dito, sabi ko sa nila, di ba? Tama ba? May mga paraan para malakas. Ito, kahit mga kasi nililigaw na rin kayo, di ba? Papaligaw, huwag muna. Kaya bibigyan ko na rin kayo ng tip. Okay? Para daw masabi, may sinungaling yung tao. Hindi mo alam? Kasi di ba, pag magagaling yung iba, paano mo alam may sinungaling yung tao? Ha? Sa? Ayan, o, ano nga? Tapos tinignan mo, tapos? Ano nakikita mo? Okay. Iba yung nakikita mo sa sinasabi. Actually, tama siya sabi niya. Pero nga, bigyan natin ng clue si, ano, si Desiree. Hindi daw niya alam eh. Ano nakikita mo sa mukha na, ano, parang nagsisinungaling to? Hindi makatingin sa mata. Yan, alam mo na, number one. Kinakabahan. Paano mo na kinakabahan? Ay!
Sigurado ako maligtas ka? Diba? So actually, medyo maganda yung may konsensya pa kahit paano pag gano'n. May iba talaga, sasabi, oh, pero hindi. Yun ang mas matindi. So, kung hindi nyo kaya, di wag nyo lang i-deal muna. Pero, ito tayo na punta doon yan. Kaya ang ganda nito, kasi yung Holy Spirit na nag-seal sa'yo. So, anong sabihin ngayon nun? So, dapat, kaya katulad niya, pag tinatanong natin, una, hindi ka sinungaling. Ngayon, kung sinungaling ka, kanina ako naging sinungaling sa Diyos. Tsaka kung sino nag-aansay. So, hindi ka mag-isinungin sa bagay na yan dapat. Okay? Kaya nga, ikaw rin yung makakapagsabi, sino ba nag-assure sa'yo? Si pastol lang ba? Meron ba ako sa inyo pinipilit kahit mga bata nga eh? Ginaganyan ko. Kasi nga, bandang huli, ang pananampalataya, very personal. Hindi ka pa pwedeng, naniwala ka, di ba? Opo, sabi mo, pastor eh. Ang salibap, iyaano pa natin yan. Pero ito lang, proof text natin to. Pag sinelyohan ka na, selyado ka na, babanatan pa yan ng verse 14, okay? Pero bago tayo mag-verse 14, yung Holy Spirit at promise, sinabi din sa Galatians, di ba? Yung promise eh. Pag ano daw, pag batas, sumunod ka, anong mangyayari doon? Kailangan mo sumunod. So, hindi siya by grace. Pag by promise, ibig sabihin, pinangako, ang sinong magtutupad noon? Yung nangako. At, mananampalataya ako sa nangako. Parang yung ano ko, pinapangakuan ko, pag natangkaran mo ako, may cellphone ka. Mga ganun. Mangyayari kaya yon? Depende. Depende sa akin, di ba? Hindi pwedeng pilitin yung nangako sa'yo. So, pero ang Diyos kasi, sigurado siya pag nangako. At mabuti, at yun nga, balik tayo sa kanina, Holy Spirit, hindi yan lokohan. Tandaan nyo yun, okay? So, pag yung church ay natin na nyo, para nakikita mo, naglolokohan na, kasi simpleng bagay, magtanong ka na. Okay? Ang dami dyan ngayon. Matuloy natin yung 14, another strong, ano, no? Magkasunod lang. Strong proof text na once saved, always saved. Sabi dyan, which is the earnest? Ano yung which na sinasabi niya dyan? Ano ba yung tinukoy sa ano daw yung earnest? Parang down payment po yan. Ano yung earnest dyan? Sa 13, the Holy Spirit. Kaya sabi rin po sa Romans, our spirit beareth witness with the Spirit of God that we are the children of God. So, nag-uusap yan. Pag hindi kayo magkatagpo, baka hindi ka ligtas. Okay? So, ngayon, pag diniposito na sa'yo, binigay sa'yo yung Holy Spirit, sa palagay mo, hindi pa follow up ng Diyos yun. Parang yan nga, yung pag nag-down payment ka sa kunwari, sa o, bibiling ko yan. Kaso, wala ako pa yung ano, inaasahan kong pera. Kasi sigurado yun, bibiling ko yan. Huwag muna ibenta sa iba. Yan ang usapan lagi dyan eh. O, sige, mag-down payment ka muna. So, pag nag-down payment ka muna, down payment ka na, sigurado babayaran mo yung alam ka namang nagbayad ka na, hiniwanan mo pa yung kunwari, ano ba? Down payment ka ng malaki, yung di mo ba-back outan, 10%, ba-back out ka doon. So, hindi na. So, sigurado na ngayon yung binibilan mo, sigurado ka nang bibilin mo yun. So, ang Panginoon ngayon, di pa tayo nilagay sa langit, di ba? So, pinangakuha lang tayo, binigyan tayo ng Holy Spirit. So, pero sigurado tayo ligtas. Paano nangyari yung basto? Eh, paano kung anong di pa ako patay? So, palagi masisira ba yung Diyos sa pangako niya? Hindi siya sisira, tsaka binigyan na si Ernest ng Holy Spirit. So, ngayon, sigurado yun. Na, anytime na dumating yung kamatayan sa'yo, syempre yung kaluluwa mo is, yun yung di namamatay sa langit niya, mga kasama ng Panginoon. Okay? So, ulitin ko ha. Which is the earnest, yung Holy Spirit is the earnest of our inheritance. Ano ba yung inheritance na inaasahan natin? So, syempre, pinaka-pinaka yung langit. Okay? Pero, marami pang kasama yun doon kung nag-ipong ka dito. Okay? Kaya natuwa ko yung daddy sana, totoo talaga na. Oo, oh, kasi kailan lang, ano ako eh. Mukhang totoo na eh. Di ba? Parang nakaka, ano, parang bagay, wala na rin siyang gagawin. Pero, mukhang totoo, di ba? Amen? So, kasi nag-iipong na rin siya ng sa langit. Ganun yun. Eh, lalo po kayo. Basta bata pa, ano, gusto mong kumuha ng kalokohan muna. Ano ka? Mag-ipong ka na rin. Amen?
Napansin ko po ang soul winning natin, ano, parang mahina, iba mabagal. So, ano tayo? I-desire nyo talaga. At improve nyo pa. Diyan magkakaalaman niya. Kasi pag alam nung kausap mo, pag ano ka, hindi ka interesado eh. So ako, pag nakikita niya ako, yun, paulit-ulit naman yung aking ano eh. Pero yung approach, depende sa tao. Hindi pare-pareho. So yung outline pareho, ito siya lang naman ang gospel eh. So anyway, sabi dyan, until, ayun sabi ha, so diniposo daw nga na until the redemption of the purchased possession. Ito iniba to sa NIV saka sa ibang Bible. Okay, pag sinabi until, ngayon pinangako hanggang sa kaligtasan mo na talaga. Pag sinabing redemption of the purchased possession, ano ba 'yon? Ikaw 'yon kung ligtas ka na. Binili ka. Sabi sa Bible, you are bought with a price, therefore glorify God in your flesh. At sabi din sa ano 'yun eh, Corinthians, sabi rin doon sa isang part, you are purchased with a price, be ye not servant of men. Okay, nadaanan natin yun eh. So, pag binili ka ng Diyos, ba't parang ito si Pastor utos ng utos, mag soul winning, mag Bible, parang sarili mo pa ba ikaw pag ikaw binili ka na? Kung ay papunta ka sa impyerno, ay kawawa naman to, bilin ko nga, di namatay si Jesus pa sa'yo, di binili ka na ngayon. O sige, ang ganito gagawin mo ngayon ha, dahil pag-aari na kita, ayoko! Anong gagawin mo? Kahit nga sa mga company ngayon, minsan kaya nga iba hindi makatanggi sa mga boss nila eh. Pero salamat sa atin ngayon dito, mayroong karapatan ka naman, kaya mo talaga mag-resign ka. Pero yung mga kawawa po, yung mga lala ko lang, para sa mga bata, kinakwento ko ha, kasi wala pa sila masyadong ano eh. Alam nyo ba, yung mga sinong magulang dito sa abroad? Wala? Magulang sa abroad? Eh, abroad? Ikaw rin, di ba? Ay, di ba? Ah, tita mo ba yun? Ah, nga pala, no? So, pero ang manghirap po sa kanila, pag sila ay, alam mo na, pag yung mga ano kasi gawawa, yung mga medyo walang ano, skill, ganyan. Yung ginagawa sa kanila, pag ano, kinukuha yung passport, so, wala kang pupuntahan pag nasa kanila yung password mo. So, bawal kang ano. So, hawa kanila sa liig. Gusto niyo ba yung ganun? Siyempre, hindi, di ba? Ang Diyos nga, hindi kaya ginawang ganun eh. Pwede ka pa rin pumalag, pero kinukonsensya tuloy. So, tinuturuan ka lang. Parang ganun. Di ba? Niligtas ka ng Diyos, tapos ikaw, gagawin mo ano yung gusto mo lang. Diba? Again, inaalaw yun ng Diyos to some degree. Kasi hindi ka niya sasakali na kunin yung password mo. Diba? Hindi ka naman iligtas pag hindi ka sumunod. Hindi ganun ng Diyos eh. Pero, pinapaalam niya sa atin para nga piliin din natin yung tamang bagay. Okay? So yan. So ikaw ay binili, purchase possession. Pag ikaw ay binili, darating siya at ikaw ay pag sinabing redeem, kukunin. So, ang sabihin ngayon, no? So, isayin natin, nag-down payment na siya, sigurado, pag kailangan ka ng kunin, sa kanya ka, kukunin ka niya. Okay? So, reference yan sa, ganito po yan, kung mauna ka mamatay, di sa kanya agad, kung rapture, sa kanya rin. Inabutan ang rapture. Okay? At lahat daw yon ay, sa, parang last week natin, para sa kanyang kapurihan. Okay? Tuloy natin, sabi niya, wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayer. So ito na yung naalala ni Paul, yung mga taga-Ephesians. Kaya naman, sinabi lang naman ito na kayo ligtas na at kayo dapat magpuri sa Diyos. Eh, syempre, yung lingkod ng Diyos, pag nakita niyang ganun, okay, kanina nga, parang ano ko kayo eh. Kunti pa nga tayo, pero nung nagsimula po kami dito, wala kaming clue. Sabi ko lang, i-preach ko yung salita ng Diyos, hindi naman ako na-train katulad ng iba. Wala akong formal training po. Kung ano yung church yun na yun. Hindi ako yung nag-full-time worker, ganyan-ganyan. So, mabuti na lang, may tulong tayo sa ibang place din. No? Ay, mga natunan tayo. So, pero ngayon, palagi nyo mag-back out pa ako. May church na dito.
Masalahala, ayoko na. Parang hirap naman. Wala nang back out to. Kaya, yun po ang gusto lang ng mga lingkod ng Diyos. Makita yung mga mananampalataya na nagpapatuloy. Kaya nagpapasalamat daw siya, no? So, babalik ngayon ulit tayo sa Panginoon dito. Sabi, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you. So, dito mag, focus. So, salamat sa Panginoon. Ligtas ka. Nilolook forward mo na yung langit, rewards, kung meron man. Kaya lagi niya sabi sa inyo, meron tayong preaching na ganun eh. Hindi lang yung kaligtasan sa ibang baptist kasi ganun na lang eh. Basta ligtas, okay na yun, okay na ako. Hindi finocus yung rewards. So sa likod ng isip ng ibang tao, ito ligtas, ako ligtas siya, masipag, ako hindi, okay lang pala yun eh. So mali po yun ha. Dapat andun din yung mga rewards sa utak natin para lalo tayo magsipag ngayon. Ngayon, kaya sabi dito, pero dito pa lang sa mundo, ito yung maganda. Sino dito yung gusto nyo natututo kayo? Taas kamay. Sino dito yung pwede lang, di na mag-aaral? Siyempre, walang nga amin. No? Ito lahat tayo siguro gusto nakakatamad minsan. Eh, pero maganda yun. Kasi nga, pag naranasan mo na matalino ka, nakita mo yung isang, di ba, kapitbahay mo, sino mo yan, siyong asyam ha. Hindi siya nang lalait ha, pero alam nyo yan, kahit mga bata pa kayo, di ba? Kaya minsan nga, ginagawa niya competition yan. Minsan, okay lang yan. Huwag alam mayabang. Pero, alam mo yung advantage ng marunong. Amen? So ngayon, kaya sabi dito, isa sa mga goal ni Paul, di ba? Bilang lingkod ng Diyos, kayo ay mabigyan daw ng, ulit-ulit to, tatlong bagay, yung lalalad niyo yung 2 Corinthians 4:6, ano yun? The light of the glory of the knowledge. Ito naman, the spirit of the wisdom, hindi lang, wisdom, revelation, and knowledge. So, sabihin lang niya kasi una, nag-umpisa sa Diyos, kay Jesus, patrasin natin ha. So, sabihin, knowledge of you una, dapat kilala mo ang Panginoon. Pero, kahit kilala mo ng Panginoon, may mga bagay pang nare-reveal sa'yo. So again, ang maganda sa revelation, yung sabihin nito, may mga bagay na kahit, ano ba yung example galagi dyan? For example nga, yung mga batang pinalaki, for example, ng magulang na godly, for example, ganyan. Kunwari lang ha, si Brian yon, godly parents. Tapos, si Christian, hindi godly parents. Pero matalino si Christian, sobra. Pag nakita mo, magaling talaga. Mare, magaling sa math, magaling sa science, mabilis magbasa, magaling sa English, lahat na. Eh si Brian, mare lang ha, siya, ganyan lang. Mabagal mag-math, mabagal sa ano. Kaso may mga bagay na naturo sa kanya na hindi tinuro sa'yo. Paano yun? Hindi, aralin ko na lang, Pastor. May mga bagay na kahit aralin mo, hindi ganun kadali. Aralin. Amen? Pagtatapat, paano mo aaralin yun? Sige nga, hindi nga tinuturo yun sa ano eh. Malalaman mo na lang yun sa labas. Ito, paano pinapasunod ng boss yung kanyang mga alagad? Madalas ay hindi. Pag sa labas, pera lang yan. Madali lang yan, basta may pera. Pero hindi mo makukuha talaga yung katapatan ng mga tao. Yung pera-pera lang. Paano pag wala ka ng pera? Lalo sa church, okay? Kaya gusto ko sabihin na napaganda yung revelation, may mga pinipiling aral, tapos naibigay sa'yo, talo mo yung iba. Okay? Eh, ano pa yung wisdom? Ibig sabihin, yung mga binigay sa'yo, kaya mong gamitin. Alam mo kung saan i-apply, kung kailan. Yan po ang wisdom. So, yung knowledge kasi, ina-accumulate lang yan eh. Yung knowledge kayo, nasa internet na, isang ganyan mo na lang. Ang tanong, kaya mo bang i-apply yan? Lalo sa IT pa lang ha. Mag-asawa ka sa amin yan. Ako na nag-asawa eh. Sabi niyo, oh, binigyan kami ng ano, talagang parang ano, encyclopedia ng, anong gusto mo malaman? Yan, dyan na. Oh, sige, mag-aaral kayo. Hindi ko alam, saan mag isimula eh. Lahat libre. Saan mag isimula? Hindi ko alam. Pero iba yung wisdom. Yung iba, kahit hindi alam yung ibang bagay, actually, pag laki-laki nyo, tingnan nyo nga minsan yung boss nyo, hindi naman lagi magaling sa inyo eh. Tama ba? Hindi. Oh, ba't sila yun doon? Ikaw, hindi. Isipin mo lang yun.
Okay, paano nga ba, Pastor? Ayun, pagkatiwalaan sila. Andan yun. At ako, natutunan ako sa church. So, sa minsan kasi sa labas, hindi tinuturo sa iyo eh. Pero sa church, dinigdik yan kasi sa amin. Dati hindi ko maintindihan niya. Magtapat ka lang! Madato, pagkatiwalaan ka! Siyempre mo, ano yun? Nasa kanya. Hindi, nasa iyo rin yun. Gawin mo yung sarili mong katiwa-tiwala. Kahit dito kayo. Sabi nga sa inyo, yung iba sa inyo, magdadrive na eh. Palagay nyo, basta-basta mapahawak sa iyo yung sakyan. Ano ka? Pero kung makapagkatiwalaan ka, why not? Gusto mo, gamitin mo pa yung maggalagala. Hindi, ganun. Sa church lang. Pero magkatiwala sa iyan, di ba? Bike nga lang minsan, ha? Mumurahin ka na pag naano mo, di ba? Pag nasira mo, eh, sasakyan pa. Ano pa yung mga pwedeng pagkatiwala sa iyo ngayon? Hindi lang sasakyan, madali lang yan. Nanakaw nga yan. Ano yung mga bagay na hindi kaya nakawin? Yan ang lagi mong isipin. Kaya nga, pansin mo, yung mga unbeliever minsan, hindi tiwala sa atin. Kasi hindi lang maintindihan yung mga bagay na binigay na sa atin ng Panginoon. Amen? Nakikinig mo ba kayo? Sorry, medyo ano talaga efficiency, matindi to eh. Okay? May mga bagay hindi kaya nakawin. At pag napasayo na, hindi na rin kaya nakawin, hindi mo na kayang iwala. Hindi, pero siguro kaya mong iwala, pero mahirap. So, bigyan ko yung example, ano? Ano yung mga bagay na yung gusto niya makamtan talaga, na hindi basta-basta mananakaw? Ha? Kaligtasan. Okay, tama yun. Nakita niyo naman yan, di ba? Yung effort natin dyan. Salamat yung iba. Karamihan na mayaman, hindi maligtas. Yung mga ano, simple lang, nailigtas. Yung iba rin, na mahirap, di rin naliligtas. Basta ba't ganun? Unfair. Hindi unfair yun. Nakita niyo naman eh, lahat ina-approach natin. So ano pa, bukod sa kaligtasan, mga practical muna. Pasensya. Pagpasensya. Nino? Okay. Okay, so pasensya. Siguro, gusto mo dyan, parang, pwede, pasensya, pag-ibig din, no, sa ministry. Okay, nakuha niya pa, naalala ko yung huhugutan nito ni Brad, eh. Which is good, ha? Kasi, yan, tama yun. Ang gusto kong ano doon, i-rephrase ko, Brad, yung ano, yung skill sa ministry, parang ganyan. Tama yun. Lalo sa atin, hindi mo may peke yan. Peke yan, tsaka, yung naging sasabi ni Pastor nun, na hindi ka nga pagkakatiwalaan kung hindi ka makitang umatin. Di ba? Hindi mo naitindihan yung Bible. Pagkakatiwalaan ka ba magturo? Kunwari, syempre, hindi rin. Okay, paano pa pipigayin yun? Nakakasunod pa ba? Ano pa? Ang dami ko naiisip eh. Tiwala! Pag-ibig! Lalo yung tiwala! Nakakita mo mag-asawa na walang makakumpi sa buhay kasi wala silang tiwala sa isa. Lagi nag-aaway kahit sa company, ganyan. Tiwala, kinukuha. Paano mo magawa ng tiwala? Paano yun? Magtiwala ka sa akin! Ganon? Ganon lang. Paano mo kukunin yung tiwala ng tao? Ha? Mahirap, di ba? Paano? Ikaw? Paano mo kukunin yung tiwala ng tao? Paano nga? Pakisamahan. Madaming, ano, matagal yan eh. Ipunin mo yan. Pag, naris, ayan, konting ano lang, yan, usapan. Simpleng bagay, sinungaling ka. Markado ka na doon, meron ka ng minus, minus, minus na sa utak niya. Handa niya, mga bata. Kaya siya sa'yo, huwag magsinungaling, huwag magsinungaling. Napakasimpleng bagay. Eh, basta, mga kilala ko naman, wala nang pakialam dyan eh. May mga bata kasi ganyan, di ba? Kung nagtiwala sa'yo ngayon, sinira mo, mamaya may tiwala sa'yo. Kasi bata eh. Hindi nila alam yung value ng ganyan bagay nga. Pero, pansinin mo yung mga, ano, yung grown-ups, hindi ganun. Pag nakita na hindi ka tiwala, wala ka dyan. Okay?
So, lalo nang ganun na ganun din sa Diyos. Amen? Hindi mo pwedeng assume yan. Kaya yan lagi nilalaban natin nga yung mga false churches. Nakita mo, pinepeki nila. Nagtiwala na, binigyan ng blessing ng Diyos. Paano masabi? Nagaling sa Diyos talaga yan. Lalo ko na may pera, ang daling nakawin yan. Kailan lang, binabasa ko na ng skibulo kasi iwan ko, ba't nabasa ko yun? Parang may nagano'n. Naalala ko lang, kasi dapat nakakulong na yun, di ba? Bakit hindi pa rin? Hindi ko alam. Pera-pera din yan. Mga Amerikano pa yun, ha? So, ayun, loko-loko. So, iisip ka na naman, paano nangyari yun, Lord? Hindi na mahirap yan sa atin. May mga loko-loko talaga, alam na yan. So, sana ba ako? So, ang ano po? Ayan, yung mga dinanakaw. Mayroon pa ba iba? Kid? Ha? Ang unawa. Hindi mo nanakaw yan. Yung sinasabi sa ano eh. Sa Proverbs, di ba? Sino pa? Kesha. Nalalim ba masyado? Ha? Contentment. Yan, actually, mga nasa memes nga yun, di ba? Kaso hindi nyo naitindihan masyado kasi nga, hindi ng problema eh. Yung mga, pag narinig mo yung mga ganyan, ha, hindi naman talaga applicable. Nakukurap yan eh. Sige, yun na muna ha. So yan po, kaya ngayon, ito yung gusto kong sabihin. Binigay daw sa mga ligtas, at especially din sa mga taga-Ephesians, kasi yun ang pinapanalangin niya na ma-receive ng mga taga-Ephesians. So, ganun na ganun din po ako ngayon sa inyo. Doon ngayon, tinuturo ko na ngayon, hindi nang pwedeng spoon-feed yan. Kailangan, kahit ikaw yung isinusubo na sa'yo, di ba, gumagas tayo sa church, sa lahat ng bagay, ito, mayroon tayong ganitong meeting, okay, sa atin, twice a day, kung umatid ka pa ng Bible study, di, 4 times na. So, bakit ganun katsaga si Pastor? Matalang yung kilala kong pare, nag-preach lang yung 30 minutes. Salitan pa sila kung saan. At babasahin lang nila yung pinasa sa kanila ng Vatican. Di ba? Kasi ito yung panalangin ko sa inyo. Amen? Kahit yung mga bata pala kayo, may pangunawa na, lalo pag nagpatuloy-patuloy kayo. Ulitin ko, the spirit of wisdom. So again, inanong spirit kasi nga, ibig sabihin, hindi yung parang ano lang, fillet or something na kinabisado mo lang. Ay, ma-wisdom ka? Paano mo na ano yun? Yung spirit po, naalala nyo kasi yung, yun kami dati dito, ano, tatlo po ang tao kasi, tatlong ano, ano tayo ito? Kalimutan yung term nila eh. Try, ano yan? Hindi trinity ah. Parang ganun, trinity. Kung ang Diyos ay may tatlong persona, tayo din. Mayroon tayong katawan, mayroon tayong kaluluwa, mayroon tayong spirito. So, gusto ko lang pansinin ngayon yun, yung spirito, ba't pinahalid tulad yung tao sa spirito? So, hindi lang siya usok, hindi lang siya mumu, hindi ganun. Yung spirito talagang parang pwede may kumpara sa tao. Nakapag-communicate, nasaktan, ganyan-ganyan. No, ano yung sabihin, spirit of wisdom? Yung sabihin, buhay sa'yo yung wisdom. Hindi yung tipong, napansin ko sa mga nagpabaya, mga pastor, ha? Hindi siya nag-iayabang. Pero, ang mapansin mo sa mga nagpabaya na dito, nagpuro fellowship na lang, puro ano na lang, pero hindi nag-concentrate sa Bible, parang hindi buhay yung pangunawa minsan nila sa salita ng Diyos. Ang daling malito. Kanina lang sinabi mo ganyan, ngayon sinasabi mo ganyan. Hindi, ganun talaga yun. Parang yan, yung mga major, ano natin, tinitira natin mga false doctrine, Calvinist. Ang daling, ano sana yan eh. Yung pre-trib, yung sa bakla, ang daling explain, pero, parang hindi buhay sa kanila yung wisdom. Kaya, again, habang experience yung, sana i-discern yun. Amen? Yun ang panalangin ko sa inyo. Magkaroon kayo ng spirit of wisdom and revelation in the knowledge of the Lord Jesus. So again, di kayo magka-revelation kung di ka nakikinig, di ka nagbabasa. Again ha, bago ka magka-wisdom, para mga gagamitin yung mga binigay sa'yo, dapat mabigyan ka muna. Okay? So knowledge, ina-accumulate po yung knowledge, tapos ngayon, yung wisdom, aalamin mo kung paano mo gagamitin yung mga knowledge na meron ka. Amen?
Okay. So minsan yan, kaya kailangan lang attend fellowship. Makinig talaga, isa puso, inarinig. Ang ganyang bagay. Yung iba dyan, yung sisipagan mo dyan, yung pagbabasa. Yung wisdom, makukuha mo na yan sa, ini-impart po kasi yung wisdom. Minsan ako, narinig nyo lang ako dito, pero pag nakasama nyo ako, malalaman mo kung ano yung judgment ko sa ganyang bagay. Doon mo, ah, ganun pala yun. Man, nalaman mo na, masama pala yung magsinungaling. Ay, may pasto, may nagsinungaling din, bata, sinampal ko pasto kasi sinungaling eh. So, alam mo na masama yung sinungaling, hindi mo alam kung paano i-impart yung wisdom sa kanila at paano nga sila, alam mo na, ma-edify na salita ng Diyos, sinampal mo, hindi na babalik yun. Ha? Ayan, patience, ha? Yung mga taga-halala, din, ha? Ano ko rin kayo, pero naka-record pa. Naka-record pa tayo, nire-review ko. Nire-rinig ko si... Eh, sundan nyo kasi ito. So, tsatsagay mo yan, bad. Pero ganun talaga. Amen? So, knowledge, wisdom, naintindihan nyo na? Knowledge, accumulate nyo lahat ng pangunawa. Kung alam mo yung Bible, pagkakasunod-sunod, alam mo yung binasa mo, hindi mo lang kailan mo gagamitin. So, yun naman yung wisdom. So, yung spirit, ibig sabihin, dapat buhay sa iyo yung wisdom. Okay, so, ito pa yung pangalawa. No? So, the eyes of your understanding being enlightened. Nakita nyo to? Yung understanding may mata. Ano yung sabihin nun? Isa yung sa mga una kong finish po nung ako yung, ano pa, sa nasa sa Mother Church kasi may naintindihan ako dun. Naalala nyo yung if the light of the body is then, if the light of the body is darkness as light, how great is that light? Pero pag yung light daw ng body is darkness, how great is that darkness? Pag binasa mo yun, di ba yun? Parang naging light yung darkness. So, ibig sabihin pala noon, parang ayun yung ang definition ko doon, yung isang light na tinutukoy doon, ito yung pumapasok sa'yo. At syempre, yung isang light naman doon, kaliwanagan. Okay? So, kaya pwede maging light yung darkness kasi pumapasok sa'yo, darkness. Ibig sabihin, pag pinapanood mo, naririnig mo, yun ang pumupukaw ng imagination mo. Okay, masaya ka naman, natuto ka naman, kaso galing sa demonyo yung aral. So, darkness yun. Kaya, yan ang ngayon nandito, the eyes of your understanding being enlightened, ibig sabihin pala yung ating understanding, may pinanggagalingan yan eh. Okay, kaya nga maganda yung sa inyo, Proverbs 3, ano ba yun? 5 and 6, ang sabi doon? Trust in the Lord. Heart, and lean not to your own understanding, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Verse 7. Huh? Be not wise in your own eyes. Fear the Lord. Hindi pa yun. 1:7. Sorry. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Okay. Balik tayo ngayon dito. Kaya, ano din dapat? The eyes of understanding. Dapat yung pinaka-pinaka nagbubukas ng iyong pangunawa galing sa Diyos na. Hindi yun ang galing sa iba. Alam ko saan ang galing yung dinosaur. Nag-evolve yan sa ano. Una, paano mo nalaman yun? Diba? At yung kayong binabasa ko lang kanina. Anyway. Talay natin, that ye may know what is the hope of His calling. Ito yung mga... Ano yung calling niya? Marami siyang calling. Obviously, yung pinaka-dominant dyan, yung kaligtasan. At pag sinabing hope of this calling, di ba pag alam mong maliligtas ka, hindi naman yan alam na alam mo talaga eh. Meron talagang ano eh. Kaya lang natin alam yun, nagtitiwala tayo. Tandaan nyo, nagtitiwala. Kung wala kang tiwala, yung alam ko na kasi binigyan na ako ni Lord ng susi eh. Sa, ano, nilagyan ko dito. Kapakita ko sa inyo, susi ko sa inyo sa langit ha. Oh, ito yung address ko sa langit. Wala nang hope. Alam mo na eh. Kasi hindi, hinayaan tayo ng Diyos na magtiwala lang sa Kanya. Nabag tayo dyan. So, that ye may know what is the hope of your calling, okay? And what the riches of the glory of His inheritance in the saints. So, ito na yung mga sinasabi ko kanina, rewards. Napakarami niyan. Natindihan nyo ba yun? Napakayaman ng kalulatian ng ating mamanahin. Okay, so kaya hindi tayo dapat papatay-patay. Amen? Pag matindi na yung pagsubok, sigaw ko, hindi na ako, hindi na pa sa akin yan. Diba?
Pag nakatingin ka, una, ligtas ka, sigurado ka doon, salamat sa Panginoon. E pag naghinayaan mo pa, na-persecute ka, for example, tuloy ka pa rin, may rewards ka, manghihinayang ka ba doon sa salvation mo, sa Diyos? Dapat, hindi. Okay. Ito na yung mga, sa Panginoon naman, no? Ano yung mga dapat daw natin malaman, ha? Ito yung mga example po na sinasabi kanina na Spirit of Wisdom and Revelation. So, una, yung hope of His calling, the riches of His glory, and the exceeding greatness of His power to us ward. Ano yung us ward? Alam na natin yung para sa atin. Di ba kasi alam mo, pag forward, sulong. Sideward, gilid. Any us ward? Papunta sa inyo. Papunta sa atin. Ibig sabihin, yung mga bagay na ginawa ng Panginoon, mamaya sabihin niyo kanyang pagkamatay, pagkabuhay, para sa atin yun. Okay? Kaya sinasabi ngayon dito, the exceeding greatness of His power. May ba nag-soul winning ka? Alam mo yan. Mamangha kayo. Ba't ba, madali naman maligtas? Ba't ayaw maligtas? Kasi iba pala, kaya ang daling maligtas, pinanalangin na yun eh. At nagpaka-humble din naman. So, napaka-pangyarihan ng salita ng Diyos. Pag na-encounter ka naman ng matigas ang ulo, tapos ginamitan mo ng salita ng Diyos, mamangha ka. Paano naligtas yun? Diba? Nakapangyarihan ang salita ng Diyos. Yung topic ko pala nung isang araw, di ba? Yung mga hard case, naliligtas yan. Panalangin mo lang. Minsan, yun nga, naalala ko si Daddy. Kasi nga, yun. Sabi ko, pambira, salamat sa Panginoon. Totoo na ba to? Samantalang dati, pinipiloso po ako nun. Samantalang dati, hindi yung matindang kasal ko yun. Alam niyo ba yun? Wala naman siya dito eh. Pero alam naman niya yun eh. Ganon katindi yun. Ayaw niya talaga. Asal siya kay mamaya nun. Asal sa mukha niya. Ba't nagbago ka ng religion? Ano sa akin? Eh ngayon, mapastol. Kaya naman ano, talaga nakakaano, di ba? Kahit niyo naman. Nakakaano. Nakaka-bless. Amen. Si Brother Jason. Yes, kayo na. So, napaka makapangyarihan ng Diyos. Ngayon, according to the working of His mighty power, ganun lang din. Ibig sabihin, talagang kumikilos ang Panginoon. Which He wrought in Christ. Ito na. So, bakit makapangyarihan ng Panginoon doon sa kaligtasan niya? Bukod sa salita ng Diyos na totoo. Kaya pag sinabi mo sa kanila yan, naliligtas kasi totoo. Na ano sila eh, na alam ko, totoo yun eh. Kaso yung mga nag-split sa akin, hindi naman alam eh. Niulit-ulit lang. Pero nung na-encounter natin sa kanila, alam nila totoo, may confidence tayo nung finish natin kasi alam din natin, dahil ligtas tayo, naligtas. Pero oh, hindi ito nag-umpisa yan. Sasabi dito, yung power ng gospel nang galing yan kay Jesus, okay, sabi dyan, which He wrought in Christ. Talaga, pag-finish ko na, si Kristo ay tagapagligtas, kaya kanya iligtas, makapangyarihan siya. Eh kung hindi niya sumunod si KG, nung una, hindi siya sumunod, paano nangyari yun? Hindi mangyayari yun. Kaya siya sabi dito, kaya makapangyari siya, minipreach natin, una, si Kristo, ang Diyos ang gumawa nun, kay Kristo. Kung ano yung ginawa kay Jesus. Yun ang nagbigay doon ng kapangyarihan. At sabi niya, when He raised Him from the dead. Okay? Wala nang titindi pa doon ngayon. Eh paano si Lazarus? Si Lazarus binuhay ng ibang ng Diyos, di ba? Eh si Jesus, siya yung namatay, binuhay niya yung sarili niya. May malaking pagkakaiba doon. Amen? Amen. Kaya ngayon, kaya yan ako, lagi soul winning, lagi ko po yan, kung napansin nyo. Hindi pwedeng mawawala yan. Para sa kay Jesus sila magtiwala, hindi kung kanino lang. And set Him is in glory. So hindi siya natapos na siya, nabuhay lang, tapos, wala na siya, andiyan na lang siya. Hindi. Doon siya nilagay sa luklukan ng kanang kamay ng Panginoon. Okay? Far above all principality. Pag sinabing above, nasa taas. Pag sinabing far above, di ba? Ito yung hari, ito yung mayor, ito yung presidente. Ito yung sino mang, ano dyan? Bill Gates. Yan. Ang taas na niya. Ito si, sino ba yun sa sa World Economic Forum, sino man yun, taas nun. Yung mga gumagraduate sa kanilang ano, yun ang naiging presidente. Alam nyo ba yun? Hindi nyo alam yun, no? Alamin nyo. Ang taas nun. Ito yung mga billionaire. Eh si Jesus, di ba?
Walang kwenta yun, may mamatay din yung mga yun eh. So mga principality po, ito yung mga leader, mga ruler. Ang Panginoon ay lagpas-lagpas ba doon? And power and might. And dominion, okay? Yung sakop niya. And every name that is named. Kung sino ba sikat? Kahit po ngayon sa libot ang kilala yung Jesus. Hindi nila may deny yan, actually. Kahit di sila niniwala kay Jesus, pero alam nilang may Jesus. Hindi nila may deny yun. Okay? Historical and alam nyo, maraming sumasama kay Jesus. So, ano pa? So, sikat din siya. Not only in this world, but also in that which is to come. Yung iba kasi sira na. Matay din sa Bill Gates. Ilang taon lang, di na, pag namatay yun, wala na yan eh. Hindi, pag nagbigay siya ng institusyon, nagtayo siya ng institusyon, sino ba sikat dito? Si Rodriguez, makapalitan na yung pangalan eh. Ano ba? Sino sikat? Duterte lang, nakalimutan na eh, di ba? Ilang ano pa lang, taon, wala pa. Huwag ganyan po ang mga ano dito eh. Kaya huwag kang papasikat na dito. Dahil sa later, makakalimutan lang yan. So, ang pinakasikat daw ngayon at sa kabilang buhay ang Panginoon. Who had put all things under his feet. Actually, dalawa po ito yung tatay tsaka yung anak. Okay? Ang nag-put ng lahat ng bagay kay Jesus, ang Diyos Ama. And gave him to be the head over all things to the church, which is his body and fullness of him that filleth all in all. So, napansin niyo ba pinasok yung church? Totoo po ito eh. Kasi kahit ano po yung mga institution, mga kumpanya na malalakas ngayon, anong mayayaman na kumpanya ngayon? Anong pinakamayang kumpanyang alam mo ba? Hindi PLDT yun. Pilipinas lang yan eh. Ano ba? Amazon, di ba? Malayan. Alam mo yung BlackRock? Yan. Yung mga talaga nagpapautang sa nagpapautang. Oo. Oh. Anyway. Yan, wala lang sa Diyos yun eh. Alam nyo kung may importanteng institution yun yung church. Kasi ito yung ginagamit niya para i-accomplish yung dapat yung mga importanteng bagay sa kanya. Kaya ako minsan naasar ako pag hindi nyo pinapalaga yung church, pero well, nasa inyo naman yun. Kaya sana habang natututo kayo, pinapalaga nyo yung church. Amen? Amen? So yan. So napansin nyo, and gave him to be the head over all things to the church. Hindi, over all things to the company. Hindi yan sa church, okay? At tinukoy dyan, which is his body, importante nga naman talaga yung katawan mo. Di ba, kunwari ako may utak ako, gusto kong gawin, gusto kong gumawa ng bahay. So, una, utak yan. Nagpa-plano, nag-iisip. Pero ano yung gagamitin ko? Yung katawan ko. So, ganyan po tayo nilalarawan ng Panginoon. Kaya, importante bawat isa sa atin. Iba sa inyo, inaantok na. Importante pa rin niya, at least nakikinig. At least hindi nagkukulit. Kasi bawat salitang narinig nyo ngayon, ganyan din ako dati. Yung iba dyan lumalagpas, pero iba dyan mare-retain. Magbigla ako, boom! Sige po. Yun pala yun. Kaya salamat si Aiden, nakaupo lang. Which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Ang ganda, di ba? So yung church pala, kaya nga, nabanggit ko sa inyo last time, ang pakaimportante natin, hindi tayo dapat ma-feeling natin, sorry. Hindi pala ito yung logo natin, yun na lang. Ang pakaimportante ng church, huwag niyong mamalitin. Amen? Amen. Nag-meet ka lang kayo sa bahay lang eh. Nakita niyo yung church nung ano, the church in Olongga po, ano man yan. Tinignan mo yun, talaga namang ano, di ba? Yung mga Facebook ano natin, ay, nakapunta na siya doon. Anong ginawa niya doon? Naligtas kaya siya doon? Wala bang, hindi. Church hopping, wala lang yun. Kalokohan. Okay, so, nasa inyo ba yung spirit of wisdom and revelation? Amen. Hindi pa lahat, di ba? Pero tuloy-tuloy, knowledge, mag-accumulate. At asahan nyo, yung revelation kasi hindi nga bibigay ng Diyos lagi yan. Kaya nga revelation, yung sabihin. Unti-unti yan. Hindi mo naintindihan dati. Ngayon, yun lang pala yun. Hindi ko naman kailangan maging matalino para maintindihan yun. Eh. Managin sa inyo nila.
paano kunin tiwala ng tao, paano ma-please ang Diyos. Ganun lang pala yun. E binigay sa'yo, salamat. Marami pa yan, huwag kang magsawa. At pag na, meron ka na yan, alamin mo kung paano mo gagamitin. Lahat po yan, obviously, kaya ang pinuri dito ang Panginoon, sa kanya nang gagaling lahat yan. Amen? Lalo itong mga to, ito nangisip ko lagi, mga young people. Nanghihinayang ko sa inyo pag absent kayo. Kasi ang pangitain ko sa inyo, yun nga, mga bata pa kayo, yun taong ano ba? Yung batang bata. Ang edad mo ng ganyan, bad, ano ka na talaga? 25 ka na ba, di ba? Baka na, asset ka na sa church. Nagkakatiwala ka ng dila ng sasakyan. Pati, ano, pati buhay ng pasto, kapag tiwala sa'yo. Oh, bodyguard ka na. Okay, so, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong topic ngayon ulit namin. Ephesians 1, Panginoon, na tinuloy namin. Paganda po, Panginoon, na isang tabi namin yung mga maling aral. And therefore, lumulutang, Panginoon, yung tunay na context nitong epistle nito, Lord. I pray na maintindihan po namin ng buong pangunawa, Panginoon. Parang kami rin yung sinusulatan ni Paul. Kung ano nangyari sa kanila, sa early churches, Panginoon, absorb namin. Napakaganda, Panginoon, hindi ko ni po yung mga bagay na to, Lord, na inaintindihan namin, Panginoon. Unti-unti lang, maraming salamat sa mga bata, dito na sila, church, mga adult, Panginoon, nag-support sa kanilang mga anak, Panginoon, mga kapatid, Panginoon, I pray sa Daddy, Lord. Ay, ingatan niyo po dun, Lord, at palayan ng bawat isa. Preserve niyo po ang bawat isa, at patuloy kami nagagampanan ng inyong mga biddings, Panginoon, mga kagustuhan niyo, Panginoon, dahil ultimately, tulad ng inaral namin ngayon, napakarami palang rewards, Panginoon, at marami pang hindi nabanggit dito. You can all be with our imagination, Panginoon. So, I pray na lalago ang bawat isa at gamitin lang yung mga salita, ang fellowship dito, Lord, yung salita, Panginoon, services. Mga ginagawa din sa amin sa labas, Panginoon, maging inspiration, Panginoon, habang nakikita nila na maraming naliligtas. Observe din namin, gustuin din namin, Panginoon, i-desire namin na kami maging soul winner, hindi pa, Panginoon, na may pong gagabay sa bawat isa. Kaya malalati. In Jesus' name we pray.